napaka-chubby at dahil nga sobrang nauuso ngayon sa TikTok itong lip tint rebranding is a yarn, nag-try na din ako ng sakin. Then ito naman yung mga pinagbibili ko dito para makagawa rin ako ng sarili kong lip tint. Dahil hindi ko sure kung may bibili ba sa akin ito, kaya nag-try lang muna ako ng tatlong shade. Yung 100ml na lip tint is may kasama na siyang 10 pieces na 10ml bottle at may roller na rin siya tsaka shrink wrap. Sa sticker naman is gumawa ako ng sarili kong layout kasi gusto ko yung unique yung design ko, kaya ayan. Sinend ko na lang sa seller yan, design na yan, tapos ayan, dumating sa akin, sticker na siya. Tapos, ganito siya. Kayo na yung magsasalin sa bote. Tapos, ang advice ko lang sa inyo is huwag nyo masyadong ididikit yung nguso nung bote sa pagsasalin nyo para hindi siya umaapaw. Then, pwede nyo nang ilagay yung roller and then takpan nyo na. Then, mas okay din kung ipunin nyo na lang muna yung mga natapos nyo. Tapos, tsaka nyo nalagay ng sticker pag natapos nyo na lahat. Then, mas okay din kung salinan nyo muna ng lip tint yung 10 bottle para matansya nyo kung kasha ba talaga siya bago nyo siya takpan ng roller. Yung unang shade kasi na ginawa ko is kinulang ako ng isang bote kasi merong natapon tapos merong napadami yung lagay ko. Kaya yun, kinulang tuloy yung isa, naging kalahati na lang. Kaya yung may papayo ko sa inyo is wag nyo muna siyang takpan kagad. Isalin nyo muna siya dun sa 10 bote para masure nyo na sakto siya. Then, pag natapos na is, pwede nyo na siyang lagyan ng sticker. So, ganito lang ang pagdidikit ng sticker. Madali lang naman siya, guys. Ayan. Isa-center nyo lang siya. Then, pagdidikitin nyo yung dalawang dulo. So, saktong-sakto lang din naman yung size nung sticker para dito sa bote. Then, laminated nga pala itong kinuha kong sticker. Medyo makapal siya. Kaya medyo mahirap siyang idikit. Pag nalagyan nyo na lahat ng sticker yung lip tint nyo, is pwede na nyo siyang lagyan ng shrink wrap. So, lagyan nyo muna siya lahat bago nyo siya i-heater or i-blower. Blower sa buhok yung ginamit kong pang-heater and then okay din naman siya. Ganyan lang yung ginawa ko, guys. Nilatag ko siya lahat para mabilis. Then, inisa-isa ko na lang yung mga part na hindi pa naiinitan para mabilis matapos. Nakaka-enjoy siyang gawin, guys, at hindi mo na nga iisipin yung pagod mo. Tapos ang sarap sa pakiramdam, tsaka nakaka-proud na din yung nakagawa ka ng sarili mong brand, tapos yung sarili mo ring design. Nag-water test na nga din ako ng lip tint para naman di ako mapahiya din sa pagbebentahan ko, and pigmented talaga siya, yun, ang tagal niyang matanggal. Nag-photoshoot na nga ako ng mga finished products ko para makapag-post na rin ako sa Facebook. At alam nyo ba, 3 days pa lang naubos na kagad yung 30 pieces na lip tint na binenta ko. Kaya click yellow basket na lang, guys, para sabay-sabay tayong mag-order.